morning, Siargao. Ito yung bagyong Odette. Medyo malakas na yung hangin, pero hindi siya ganun kasobrang lakas talaga. Ah, talaga, grabe. Check natin. Tres Islas. Malakas na hangin, ay. Medyo lumalakas na yung hangin. Hello. Ah, breakfast sa Bagyo. Ulam natin ngayon. Oo, 11 a.m. pa lang. 11 pa lang. Oo. Tinola and tuna. Oh. Table number 1, please. Jampong. Jampong, daming food. Oh. Simula nang lumalakas ang ulan at hangin. Uy, sabi ko tayo. 8:50 na dito. Kakatapos lang namin mag breakfast. So, hugas muna tapos prepare na ulit. Uy. Uy, nakatakot dito sa taas. Tayo ngayon sa Tres Islas. After the typhoon. Shit! Grabe! Oh, ang Cocopod. Grabe oh. Saya wa kayo! Oh. Oh my God! Grabe oh. Grabe yung nangyari dito sa Siargao ngayon. Kami yung survivor dito sa Siargao. Survivor talaga. Oh my God, this is after such a nightmare. Like the worst nightmare ever. May rice pa. Pwede tayo magluto ng fried rice. Try natin magluto ng breakfast to. Kasi, ito. Ala! Ala, uy. Nangyari dito. Oh, ang beer. May rep pa. Happy birthday! Oh, agawan ng water dun.
lang namin kumain ng almusal. Dito tayo ngayon sa may surfing temple. Punta kami ngayon, maghahanap kami ng ano, bibilhan ng mga food or something kung may open. Wala kaming cash kahit. Ayan. Ayan. Try namin dahil ano yung motor. Baka magtulak pa tayo dito. Doon o, sa gilid. Wait lang. Oo, kaya naman eh. Tuyo na. Back to you guys. Back to me guys. Dito tayo sa Katangnan. Katangnan barbecue, tuloy pa rin oh. Te. Smile lang, oy. Oh, grabe. Survive. Bore. Kira ang mga bahay. Lahat. Grabe itong nangyari na ito ngayon. Ang mga accommodation nasira. Sama-sama lang kung saan makapunta. Buti nakatransfer agad sa mga concrete na bahay. Kasi yung mga wood, mga pawid, wala. Nasira talaga. Ubos. Grabe oh. Oh, kalmado ang dagat ngayon. Sarap mag-swimming. Ano yung peak talaga? Buti nakalipat kami. From resto going sa reception. Pinatrap ni sa kitchen. Oh, grabe, disaster no? Puting-puti tapos sobrang ala para talagang parang sa movie lang no. Nakita niyo ang Himaya? Ala, wala sira. Oo, nakita ko. Pag tingin ko sa Himaya, luha talaga ako, tulang luha ako. Sabi, shit. To zero. Sa? Ala, uy, ala. Trio. Durog lahat. Ang tower, nawala na ang tower. Ang nangyari sa Cloud 9. Check natin. Ang inaisip ko, kawawa yung mga pamilya ba? Kasi kung manyus, feeling ko may GMA ba kanina na nag-drone, may chopper daw. May chopper. Kung makita nila, tapos wala pang signal, walang contact, mag-alala yun. Sila Ate Hena, siguro, for sure, mag-alala yun sobra. Lang, Cloud 9, tower, oh. Wala na. Tower. Wala talagang masabi oy kasi so after the typhoon ito yung nangyari sa buong isla. Sobrang grabe, sobrang malala. Yung nangyari na to is talagang parang nightmare, disaster talaga. Lahat ng mga bahay na wood, talagang tanggal yung mga bubong nila. Then kahit concrete, then yung mga yero talagang tumalsik. Grabe to. Walang biyahe sa Surigao kasi same situation lang. Kahit pumunta ka ng Dapa, walang biyahe. So nakakawa yung mga turista na kakarating lang dito. So ito yung nadatnan nila. So ayun, grabe yung mga kawawa, yung mga nasira ang bahay na wala silang matitirhan ngayon. And then halos lahat ng mga turista gusto nang mag-exit dito sa Siargao Island. Kasi meron na naman parating na bagyo. Mahirap na, hindi pa nakaka-recover. May bagyo na naman. So ngayon is December 18. So by 24 and 25 daw meron na namang padating na bagyo. So hindi namin alam kung anong mangyayari sa susunod na araw. Kung yung iba nagkakaubusan na ng stock dito sa Siargao, na wala na mga walang relief goods, walang nag-respond, na parang walang social media, walang chopper na dumadating. Sobrang talagang parang kailangan mo talaga mag-survive. Yung iba, ang dami na namin. Buti na lang marami akong kasama dito na share kami sa nag-share lang kami sa mga canned goods and ibang mga pwedeng pagsamasamain ng mga noodles kasi yung ibang tindahan hindi na nagbebenta kasi gusto na lang nila na i-save para sa kanila. Dito biro na akala namin simpleng bagyo lang pero iba, kita nyo naman lahat, halos lahat nasira. Thank you.
3 days ng bagyo dito sa Siargao. Dito kami ngayon sa Dapa Port. Alas lahat ng turista nagtry na makasakay sa barko. Kaso wala, walang biyahe. Itong gamit, maleta. Dami pang naiwan na gamit pero yung mga hindi importante, iniwan na lang yung mga groceries namin doon na dapat pang ilang araw pa. So iniwan na lang namin. Mahalaga maka-exit kami dito sa Siargao kasi meron pang dadating na bagyo daw by 24 or 25. Hi! We're going home! Yes! After 3 days, makaka-uwi na kami. Uwi na kami, may uwi na ako. Yes!